Hello mga ka-anime! Welcome back sa ating channel. At bago tayo mag-umpisa sa panibagong kwento, mag-i-intro muna tayo. Bago natin simulan ang panibagong kwento ng high school league, gusto ko lang ipaalala sa inyo ng paulit-ulit na ang kwentong ito ay isang fan-made lamang na nabasa ko lang sa isang site at hindi ito kasama sa totoong kwento ng Slam Dunk. Ngayon, kung nagustuhan niyo ang ganitong kwento, please pa-like ng ating video at pa-follow na din sa ating Facebook page na Tagalog Anime Manga. Tara, umpisa na natin ang Chapter 158 ng International League. Naganda na nga ang mamalalaro ng dalawang kuponan at dito ay talaga namang bagong Ryukufu at Shouko na ang papasok sa loob ng court dahil na nga sa mga sinabi ng kanilang mga coaches. Kaya naman, naging seryoso na sila. Habang itong referee naman ay pumito na nga. Tapos na ang timeout ng Ryukufu! Ang mamalalaro ng dalawang kuponan ay magsibalik na sa loob ng court! Yan ang sigaw ng referee na naging dahilan para magsipasok na nga ang mamalalaro ng dalawang kuponan sa loob ng court. At itong buong tagahanga ng Ryukufu ay todo ang sigaw para sa kanila. Galingan niyo Ryukufu! Kahit nakuha pa ng Shouko ang kalamangan sa inyo, alam namin na kayo pa din naman ang magwawagi sa laban na to. Dahil alam namin kung paano kayo nakaabot sa kinatatayuan ninyo. Kaya naman, buong tiwala namin na kayang-kaya niyong kunin ang kalamangan laban sa Shouko. Sige Ryukufu, kayang-kaya niya yan. Bawiin niyo ang kalamangan sa Shouko at ipanalo niyo ang laban na to. Yan ang sigawan ng mga tagahanga ng Ryukufu. Habang itong mga tagahanga ng Shouko naman ay todo din ang sigawan at hindi nagpapatalo sa mga tagahanga ng Ryukufu. Sige Shouko! Tapusin nyo na ang laban na to! Huwag nyo na silang hayaan pa na makabawi sa inyo! Go Shouko! Tambakan nyo na ang kuponan ng Ryukufu! Ipakita nyo sa kanila kung sino nga ba talaga ang pinakamalakas sa ligang ito! Kaya naman, talunin nyo na yung Ryukufu upang makapunta na kayo agad sa semifinals! Yan naman ang sigawan ng mga tagahanga ng Shouko. Tignan nyo, sobrang ingay na sa loob ng court. Pero sa tingin nyo ba, magagawa pa kayong makuha ng Ryukufu ang kalamangan sa kuponan ng Shouko? Yan ang sabi ni Yamato. Mukhang malabo na manalo ang Ryukufu dito. Dahil kahit na sobrang seryoso nila, makikita nyo sa mga mukha ng malalaro ng Shouko at sobrang desperado din. Kaya naman, mukhang hindi din papayag ang Shouko na makuha ng Ryukufu ang kalamangan sa kanila. Yan naman ang sabi ni Misai. Tama ka nga. Mukhang hanggang dito na nga lang talaga ang mamalalaro ng Ryukufu. Pero malay natin, tandaan nyo, bilog ang bola at 3 minuto pa ang natitira para sa huling yugto na ito. Kaya naman, maaaring marami pang mangyari sa laban na to. Maaaring makabawi sila o baka naman, maaaring matalo na talaga sila dito. Yan naman ang sabi ni Zeto. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Ryukufu ang bola at tinadala na ito ni Tochiya papunta sa kanilang basket. Team, relax lang tayo! 3 minuto pa naman ang natitirang oras para sa huling yugto na ito. Kayang-kaya pa nating mamabol sa score nila. Kaya naman, relax lang at gumawa tayo ng isang siguradong puntos. Yan ang sigaw ni Tochiya na talaga namang idinidribble na ang bola papunta sa kanilang basket. Habang itong si Sendo naman ay mabilis na dinipensahan itong si Tochiya. Sa tingin mo ba hayaan namin kayo na magtagumpay sa inyong plano Tochiya? Pwes, diyan ka nagkakamali dahil walang madali ang puntos na magaganap mula sa inyo. Ngayon, humanda na kayo. Dahil hanggang dito na lang kayo at tatalunin namin kayo sa laban na to. Yan naman ang sabi ni Sendo na talaga namang dumidepensa ng mahigpit kay Tochiya. Nang biglang umatake si Tochiya ng sobrang bilis sa depensa ng Shouko. Shouko! Pigilan niyo ang opensa ng Ryukufu! Huwag niyo silang bibigyan ng pagkakataon para makapuntos! Higpitan niyo ang inyong depensa! Dalian niyo na Sendo! Huwag mong papakawalan niyo si Tochiya! Yan ang sigaw ni Ayako. Habang si Sendo naman ay pilit na pinipigilan ang opensa ni Tochiya. Tochiya, hindi mo magagawa ang plano mong makascore sa amin. Ngayon, tignan natin kung kaya mo ba ang aking depensa. Yan ang sabi ni Sendo na talaga namang sobrang higpit ng pagbabantay kay Tochiya na naging dahilan upang matigil ang pag-atake ni Tochiya. Hoy Tochiya, bakit mo itinigil ang pag-atake sa Sendo na yan? Hindi ka dapat tumigil sa pag-atake. Kailangan makagawa tayo ng puntos dito upang makuha natin ang momentum ng laban na to. Yan ang sigaw ni Coach Cherry. Habang si Tochiya naman ay agad na ipinasa ang bola papunta kay Michael. At nang hawak na ni Michael ang bola, agad naman itong binantayan ng mahigpit ni Hanamichi. Hanamichi, ilabas mo na ang iyong tunay na laro. Dahil sa laban na to, titiyakin ko sa iyo na kami ang mananalo. Kaya naman,
Humanda ka, Hanamichi, dahil gagawa ko ng puntos laban sa depensa ninyo. Yan ang sabi ni Michael, habang si Hanamichi naman ay seryosong nakatitig lamang sa mga mata ni Michael, na biglang ipinasa ni Michael ang bola papunta kay Hikaru, habang si Hikaru naman ay agad na nakuha ang bola at tumalon sabay tumira ng isang jump shot. At sa pagkakataon na to, hindi na siya nagawang pigilan pa nitong si Maki, dahil na nga sa sobrang bilis ng ginawang jump shot nitong si Hikaru at dahil sa sobrang bilis ng pasa nitong si Michael. Kaya naman, naipasok ni Hikaru ang bola sa kanilang basket na naging dahilan upang maibaba na nila sa isang puntos ang kalamaan sa Shouko, na labis na ikinatuwa talaga ng buong tagahanga ng Ryukufu. Ayos! Nice shot, Hikaru! Ang usay ng play na ginawa ninyo! Sabi na nga ba, kayang-kaya nyo pang mahabol ang kalamaan sa Shouko eh! Sige, Ryukufu! Ipagpatuloy nyo lang yan! Alam namin na magagawa nyo ulit makuha ang takbo ng laban na to! Go, Ryukufu! Talunin nyo na ang kupunan ng Shouko! Yan ang sigaw ng mga tagahanga ng Ryukufu. Habang ang mga tagahanga naman ng Shouko ay parang biglang nanghina dahil na nga sa nakabawi na naman ang mga malalaro ng Ryukufu sa kupunan ng Shouko. Patay na! Naibaba na naman ang Ryukufu sa isang puntos ang kalamaan ng Shouko sa kanila. Mukhang tayo pang madedehado sa laban na to ah! Nakakainis naman! Ano bang ginagawa niya Shouko? Bakit niya inahayaan na makapuntos sa mga malalaro ng Ryukufu? Kayang-kaya niyo pa namang depensa ng mga yan pero nakatunga nga lang kayo at inahayaan niyo makagawa sila ng play! Yan ang sabi ng mga tagahanga ng Shouko. Sa kabilang banda naman, si Ayako ay napatingin kay Coach Hansai, sabay bulong sa kanyang sarili. Ano na Coach? Wala ka pa bang balak papasukan itong si Rukawa o kaya naman itong si Akagi sa loob? Madedehado pa tayo kapag nagpatuloy ang ganito eh. Lalo na ngayon na mukhang mapupunta na naman sa panig ng Ryukufu ang takbo ng laban. Kaya naman, ano ba talagang plano mo Coach Hansai? Bakit ayaw mong papasukan itong si Rukawa sa loob ng court? Wala na sa 3 minuto ang oras sa uling yugto na ito. Kaya naman, kailangan na nating maipasok itong si Rukawa para mapigilan ang momentum ng Ryukufu. Yan ang sabi ni Ayako sa kanyang sarili na talaga namang kinakabahan. Sa kabilang banda naman, hawak na ng Shouko ang bola at tinadala na ito ni Fujima papunta sa kanilang basket. Team! Bawi tayo! Hindi pa rin lagi na lang tayo napupunto sa nakupunan ng Ryukufu. Kailangan na panatili natin ang kalamaan sa kanila. Dahil kapag nakuha nila ang kalamaan sa atin, siguradong tayo na naman ang magiging delikado sa laban na to. Kaya naman, humanda na kayo mga kasama. Dahil sa posisyon na ito, tayo naman ang gagawa ng puntos at itataas ulit natin ang kalamaan sa kanila. Yan ang sigaw ni Fujima, sabay atake ng sobrang bilis sa depensa ng Ryukufu, nang bigla itong huminto sabay pasa ng bola papunta kay Sendo. At nang hawak na ni Sendo ang bola, agad naman itong umatake sa depensa ni Tochiya. Ayan! Yan ang gusto ko makita sa inyo, ang inyong magandang ball rotation. Kailangan umikot ang bola para malito ang kalaban. Yan ang sabi ni Mr. Smith, habang si Sendo naman ay patuloy lang sa pag-atake sa depensa ni Tochiya, nang bigla itong huminto na sobrang bilis, na ikinagulat talaga ng uso ni Tochiya. Ano? Bigla siyang huminto? Buisit! Akala ko pa naman magiging agresibo na siya ngayon, dahil kailangan nila ng isang siguradong puntos. Pero hindi pala, dali ba ang plano ng Sendo na to? Mali ako ng predict sa kanya. Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili, habang si Sendo naman ay agad na tumalon at gumawa ng isang fadeaway shot. Subalit, bigla namang sumulpot si Senji sa kanyang gilid at pilit na pinipigilan si Sendo sa kanyang binabalak na fadeaway. Hindi ka makakapunto sa amin, Sendo! Hindi ko ahayaan na maitaas niyo ulit ang kalamaan sa amin! Kaya naman, humanda ka dahil pipigilan kita! Yan ang sigaw ni Senji habang sinasabayan si Sendo sa itaas. Nang biglang napangiti itong si Sendo. Diyan ka nagkakamali, Senji. Dahil sa posisyon na ito, isang decoy lamang ako. Kaya naman, nagkamali ka sa pagsabay sa akin. Yan ang sabi ni Sendo, sabay pasa ng bola papunta kay Kogure. At nang hawak na ni Kogure ang bola, agad naman itong tumalon at tumira ng isang tres. At sa pagkakataon na to, wala na nakasabay pa sa kanya. Kaya naman, nalibre na ito at naipasok nito ang kanyang tira sa kanilang basket na naging dahilan para maitaas na nila sa 4 na puntos ang kalamaan sa Ryukufu, na labis na ikinatuwa talaga nitong si Ayako. Ayos! Ang ganda ng kanilang ball rotation! Napakalinis at napakabilis! Nakagawa sila ng isang magandang puntos! Sige, Shouko! Ipagpatuloy niyo lang yan! Huwag niyo nang hayaan pa na mabawi nila ang puntos sa atin! Yan ang sigaw ni Ayako, habang si Tochiya naman ay napatitig kay Sendo. Ball rotation pala, ha? Sige, sa susunod hindi na kayo makakapuntos pang muli sa amin! Dahil hindi nyo na magagawa pa ang ball rotation na yan.
Yan ang sabi ni Tochiya sa kanyang sarili. At dito na nagtatapos ang chapter 158 ng International League.